nagpapasalamat po ako kay Sir Han Kamama sa kanyang vlog. Okay. So, sa invite sa akin bilang guest dito po. Dati at dati, nanonood na ako sa vlog mo, sir. Ayun o, salamat sa panonood. Sir, laking inspiration po talaga ako, lalo-lalo na ako at yung ibang mga kabutcher sa mga binibigyan niyo pong ideas and tips on how to apply for abroad as a butcher. Shoutout pala dyan sa family ko, no, sa Philippines. At barangay namin sa Lasuer Team lang, North Cotabato. At sa mga mga kakilala ko at kaibigan ko, so andito ako sa US. Tsaka yung mga Pinoy din, yung 32 kami. Oo. Tsaka yung sa first batch din, shoutout sa inyo. Ayun. And then, shoutout ko rin po sa Magsaysay Global. Thank you po. Kinamang Winnie Alcuela, Sir Jason, Sir Martin Tan, Sir Carriedo, tsaka yung dati na nag-interview kami si Ma'am Rogeline Velasco. Oo. Diyan din po sa mga butchers sa Lang Double A Slaughterhouse. Oo. Especially po sa Deputy Smith Inspector dyan na head, si Sir Bobet, Sir Hernano Serra. Thank you, sir. At sa Dugo Orleans Training Center din po. Okay. Headed by Ma'am Rila Amico. Ma'am, thank you. Ayun, o. At siya, tapo ako rin po, sir, na aspiring na pupunta dito. Shoutout po sa inyo lahat. Right. Salit pala ng Blang sa Mayor at saka Vice namin kasi supportive din sila sa amin. So, additional shoutout lang, no? Shoutout to Michael Gonzalez and Sir Noy Noy ng Monterrey Meat Shop, no? Situated sa Calamba Crossing, Laguna. Okay. At oo nga pala, shoutout din kay John Michael Angcueco, no? Domingo, na siya po ngayon ay naka-base na sa UK, isa rin po siyang butcher. So before, ay nagtatanong lang din siya sa akin about mga tips and ideas kung anong gagawin niya para makarating siya ng ibang bansa like ng Canada, no? Dahil isa pa po siyang fresh butcher noon at nangangarap makarating ng Canada. So nabigyan po natin siya ng tips and advice kung anong mga gagawin niya. So ngayon, naging successful rin yung journey niya as a butcher at nakarating siya ng United Kingdom. So nag-message nga siya sa akin na kung naalala ko pa daw siya, no, na siya daw yung pinayuhan ko before na mag-apply sa supermarket, which is yun ang ginagawa ko sa mga gusto mag-apply papunta nga na dapat wala pang experience, no. So ayun, ginawa nga niya sa ngayon, in God's help, no, ay nasa United Kingdom na siya. So abangan pa ninyo iba pa mga istorya na ating ihatid sa inyo na magbibigay sa inyo ng inspirasyon, no, para kayo ay ma-inspired mag-apply papuntang ibang bansa bilang isang butcher, dahil ang pagiging butcher ay maaaring makatulong sa inyo para marating yung bansang pangarap ninyo at madala ninyo ang inyong mga pamilya. So maraming salamat po, guys, panonood ninyo, at hanggang sa muli, nawa po'y huwag kayong magsawang sumubaybay at tangkiligin ang aking video. Hello, guys, what's up? Welcome back to my another YouTube video again, no? Kung mapapansin niyo, medyo matagal tayong hindi nakapag-update, no? Dahil naging busy po tayo sa ibang pinagkakabalahan natin. But of course, dahil gusto po nating may ma-inspired pa ulit tayo mga Pilipino na gusto mag-apply papuntang Canada at lalong-lalo na ngayon sa USA, no? Sa High Life USA. So, in this video today, ay mapapanood ninyo ang isa nating special guest na walang iba kundi si Sir Karl Mark Ontala, nasa Highlight Window, Minnesota na yun, sa USA. So, sa mga interested dyan, malaman kung ano ang kanyang story para makarating din kayo ng Highlight Window, Minnesota, USA, no? Ay panoorin naman po ninyo ang video ito at be inspired kung ano yung mga ginawa nila at posible ninyong magawa ninyo at makarating din kayo ng Canada or USA. So, good thing, guys, no? This is to give you an idea, Highlight Window, Minnesota, USA is not requiring an IELTS anymore. So, sa mga namang problema dyan sa IELTS, this is your big chance para makapunta ng USA, no, na hindi nyo na kailangan ng IELTS. So, ano pang iniintay nyo, guys? Kung first time mo dito sa video nito, ay maaari lamang po ninyo i-share, i-like, at i-subscribe ito para tayo po yung makatulong sa iba
gusto rin makapag-Canada at makapag-America o kahit sa mga bansa na gusto ninyong puntahan, either man sa Australia o sa United Kingdom, Canada. So, para sa ibang detalye, ay panoorin naman po ninyo ang video nito hanggang sa dulo para magkaroon po ng idea at kung ano yung mga dapat nyong gawin para kayo ma-qualified sa pag-apply papuntang America. So, happy watching guys, and kung may katanungan kayo, ay maaari lamang po kayong mag-drop ng comment below para bigyan natin ng kasagutan yan at baka makatulong sa inyo. Ito nga, atin siyang kausapin at inyong pakinggan kung ano ang kanyang mga maaaring mabigay sa inyong tips and ideas para kapulutan ninyo ng aral. So, let's go! Yung nga guys, magandang buhay sa lahat, no? Sa mandako ng mundo, yung mga kabaro nating Pilipino dyan sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa na gusto mag-apply papuntang Canada, US, Australia, or United Kingdom. Ang video ito ay para sa inyo, no? So, ngayong araw ay mayroon tayong bagong guest. Wala iba kundi si Carl, tama ba? Carl Mark Untal? Yes, sir. Makakalimutin na ako eh. So, sir, si Sir Mark Carl Untal, na nakabase siya ngayon sa United States, no? Sa may High Life Windom, Minnesota. So, unang-una, magpapasalamat muna ako sa iyo, sir, no? Sa pagbigay sa akin ng time para makapanayam ka. Para po lalo tayo maka-invite ng, or maka-inspired ng mga maraming kabarong butcher na mag-apply dito sa Canada at America. So, way back in the Philippines, sir, maaari ko bang malaman kung ano yung trabaho mo before kang naging butcher? Okay po. So, magandang araw po sa lahat, sa mga kabutcher sa Philippines at sa iba't ibang bansa kung saan man kayo. Unang-una, before po ako magpakilala at sabihin ko yung aking experience, nagpapasalamat po ako kay Sir Han Kamama sa kanyang vlog. Okay. So, sa invite sa akin bilang guest dito po. Dati at dati, nanonood na ako sa vlog mo, sir. Ayun o, salamat sa panonood. Sir, laking inspiration po talaga ako, nanonood ako at yung ibang mga kabutcher sa mga binigay mo pong ideas and tips on how to apply for abroad as a butcher. So, ako nga po pala si Carl Mark Untal, taga-Mlang North Cotabato po. Bali, kumuha po ako ng experience ko as a butcher doon po sa slaughterhouse sa town po namin, sa Mlang AA Slaughterhouse. At saka, before po ako nag-butcher, so may trabaho din po ako as a private employee at sa farming din po. So, before ka naging butcher, farmer ka? Naging trabaho po din. Yes, sir. Tumutulong po ako sa father ko sa farm po. At saka may private na trabaho din po ako. Pero dito na po ako ngayon sa US din na sa butcher. Okay, so paano mo ginawa yung 3 years experience mo para na-qualify dyan sa Canada? Nag-apply ka muna ba dyan sa Pilipinas or sa Saudi? Mga ganung way ba? Or nag-training ka? Opo. Bali yung pag-apply ko po dito, actually sir, halos lahat kami kasi 30 po kami na dito ngayon na Pinoy. Oo. So we are the first Filipino butchers, meat cutters na na-deployed ni High Life po dito sa for Windom, Minnesota, di ba? Windom. Yes sir. Sa experience po, tuloy-tuloy po kasi sa akin kasi sa slaughterhouse ako. Sa Pilipinas siya, no? Yes sir, sa Philippines po. Tapos, lahat kami halos, yung application namin is for Canada. Tapos, February 2021 kasi yung interview namin with the employer. Oo. So, lahat ng requirements po sa Canada is na comply na po namin. Oh, kaya denied kayo for US deployment. Yeah. And then, later on, nung September, nag-message sa amin si employer. Hiring daw po dito sa US. So, kung sino po yung willing na nag-apply from Canada na mag- US. Na dito deploy sa US. So, pinapa-confirm sa amin if yes or no. So, yung lahat na nandito ngayon na 32 is nag-yes. So, may mga kasama po kami na iwan doon. Oo. Na yung nag-no po kasi gusto nila sa Canada. Canada. Pero yung requirements for Canada, sir, is na kumbaga, na-meet na namin yung lahat. So, may mga IELTS na kayo dyan? Yes, sir. Halos lahat kami na nandito, sir. Kumbaga, waiting na lang kayo for Canada interview or ready na yung documents na talaga? Ready na po talaga, sir. Actually,
Kasi nag-apply na rin po kami ng NTNP, yung Manitoba Provincial Program. Yes po. Ayos pala, no? Opo, sir. So yun, malaking ano, tawag dito, great opportunity talaga. So yun nga, sir. Nakompleto niyo yung mga requirements na i-submit niyo na. Same thing din ba yung requirements dito sa Canada at sa US? Hindi ko kasi ma-confirm, sir, kasi sa case namin, lahat kasi documents namin is complete Canada lahat. O, kumbaga may IELTS na kayo. Kasi naririnig ko ngayon, wala daw IELTS dyan eh. Tama ba? Yes, sir. Good thing po kasi nag-post si Magsaysay po pala yung agency namin. Oo. Magsaysay Global. Nag-post si Magsaysay ngayon na hiring dito sa US. Yung initial na requirements lang po is yung resume at saka high school graduate po. Ayun, no? Ang po is no IELTS na po. Yung for US. Required na po sa US. Sa for US yan, ha? Pero sa Canada, mayroon pa rin IELTS. No, confirm kasi kami pa yung first na na-deploy. Tapos yung requirements namin is first batch kayo, no? Sa US, so hindi ko pa hindi ko siya ma-balance kung ano yung talagang requirements na nire-require dito sa US. Pero yun nga, wala na yung IELTS, at saka at least high graduate, 3 years continuous experience po yung initial na requirements na pinapatid ni Magsaysay Global po, sir. So at the same time, mayroon pa rin dapat yan SSS contribution history daw. Yes, sir. Kung halimbawa, yung in my case po, hindi po ako nakapag-submit ng SSS kasi no SSS po sa slaughterhouse namin. So, nag-apidabit ka lang? Yes, sir. Certification po ng no SSS. Okay. So, pwede makatulong po ito kasi yung ibang butcher, yun din yung kung problema nila kasi isa rin yan sa mga requirements. Okay. So, kung mamarapat at saka may makakuha kayo ng certification ng OSS sa kami kasi kumuha kami sa municipality namin given by the mayor. So inallowed naman nila yan, di ba? Yes, sir. Inallowed po ni agency po. Okay. So yun, guys, no, mga kabaro, kung narinig ninyo, i-recap ko lang. Si Sir, si Karl Mark Untalan, yes, sir. Yes, sir. Ay isa itong slaughterer ba? Sa anong ngayon, sir? Anong slaughterhouse? Anong name ng slaughterhouse mo? Double A. Diyan? Lang North Cotabato po. Ah, sa Cotabato. Okay. So, yun nga. Sa Lang North Cotabato, doon siya nag butcher or nag-slaughter man. At doon niya nahubog yung kanyang experience, no? So, sa mga malapit dyan, pwede kayong mag-apply. Mag-a-apply ba o mag-train? Mag-a-apply sila? Aside from mag-apply doon as a butcher, sir, nag-offer din po kasi sa tabi niya lang po is may training school. Accredited na school. Yes, ah, sir. Ah, okay. Shoutout ko na rin po yung ay yung okay, sige. Yung Orleans Training Center doon, sir. Okay. Doon po ako kumuha ng in-situ. Tulong business po doon. Yes, sir. So aside sa in-situ, kumuha ka pa ng experience sa slaughterhouse. Yes, sir. Doon ko po nakuha yung COA ko po sa slaughterhouse. Okay. So, nag-accept ba sila ng mga babae doon sa slaughterhouse na yun? Yes, sir. Wala pong discrimination doon sa gender. Okay. Actually, dito sa US, sa 32 kami po, tatlo po yung babae. Oh, wow. So, ano yun, sir? May bayad ba yan? Or libre siya? Yung sa pag-training po na kukuha ng in-situ doon, sir, pag nag-apply ka ng scholarship sa the New Orleans Training Center sa amin, in my case po, wala pong bayad kasi scholar ako ng TESDA. TESDA. Pero kung aaral ka lang doon, hindi ka na mag-apply ng scholarship, so yun po may bayad po yun. So, mga roughly, mga magkano naman siya, sir? Abot ba ng 25 to 30K po. Not bad. Not bad kaya ng budget nila yun. Kasi unlike sa iba, naririnig ko, umabot ng 40 to 60. Grabe, yes, no? Sali. Sa ibang training. May uniform doon at saka gamit. Oo. So, ayun, sir. Let's proceed to second question, no? So, yun nga, nabanggit niyo rin yung experience, kung ilang experience dapat. Same thing with Canada rin, no? Dahil Canada-based nga yung mga requirements ninyo.
So, gaano ba katagal yung process ng papers niyo, sir, bago kayo pinaalis ni Magsaysay? Bago kayo dineploy papuntang US? Yung sabi ko nina, nung September, kasi sa orientation namin, sir, is, sabi ni agency, mm-hmm. so medyo matagal kasi, mag-try na kami muna ng MPNP, so medyo matagal yung process. Okay. Through Canada. Pero ganun nga, may internal events, mm-hmm. na yung September, nag-email sa amin si employer with regard to hiring dito po sa US. Oh. So, ibig sabihin, wala talagang kayo idea at hindi kayo aware na i-deploy kayo for US, no? Wala talaga. Okay. Ang galing, no? Canada na. Wala talaga dito sa US. Okay, so... Kaya kita lang sa vlogs niyo po, sir, na may offer dito. Oo. So, yung mga permanent residents na sa Canada. Oo, yun yung ina-expect namin dati kasi... Sa highlight sila dati nagre-recruit eh, nung mga time na yan, gustong-gusto ng mga taga-highlight dito sa Canada na lumipat ng US, so in-stop muna nila yung hiring dito. Kaya good thing na rin, at ay may mga pinadalang managers dyan na Pilipino galing dito. So sila na yung ng mga empleyado sa Pilipinas. Last week ng September, tumawag sa amin yung agency. Oo. Na magre-renew kami ng medical kasi naka-medical na kami for Canada. Mm. So, kailangan nila ng medical for US? Yes, sir. Dalawang beses kami nag-medical. So, pero February pa lang yun, ha? So, panibagong gastos yun, sir? Yes, sir. Panibagong gastos. Magkano na naman roughly yung inabot ng medical dyan for US? Same thing lang din ba sa Canada? Actually, sir, yung first namin na pre-med, yung una, hindi naman masyado magastos, mga roughly mga 3-5 lang naman. Mm-hmm. So yung final medical? Hindi kami nakapag-final, sir, eh, kasi pre-med pa rin yung pina-require sa amin, the second na... Ah, for US yun? Yes, sir, for US. Ah, pre-med okay pala, mas mura, ano? Mura lang, sir. Mm-hmm. And kaya lang po, mga kabutchers. Oo. October, interview sa embassy. Oo. November 5, yung first batch apply na. Wow. Sa US. Ang bilis, no? Parang dalawang buwan lang? Halos dalawang buwan lang po talaga, sir, yung deployment namin dito. Oh, siguro kailangan talaga ng tao dyan sa US. Kailangan. Actually, maraming siguro na mapapansin ka rin na sa trabaho namin, napakarami talaga kailangan. So, good thing po ito sa mga applicant ngayon. Oh, mataas yung chance na may magre-recruit pa ng mas maraming applicant, di ba? Para i-deploy dyan. Yes po, sir. Kasi hiring talaga sa dito at kulang, medyo kulang talaga sa tao at marami ring ibang lahi na i-end yung visa nila. So, kaya nag-ano. So, kung may tanong ko lang, sir, kasi parang naisip ko, bakit kaya nag-i-end yung visa ng mga ibang lahi? Wala bang ano dyan? Permanent resident? Actually, dito sa US, sir, yung visa kasi namin is it's 2B. So, wala pong offer na... Kung na pwede kayo mag-apply ng green card, ganun. Wala. Sa ngayon, sir, wala pa po. Pero... Hopefully, ano... nung in-orient kayo, magkakaroon daw ng ano, changes. Hopefully po. Nag-think positive lang kasi kami yung... Think positive lang kayo kasi... Ganon din naman dito dati. So, hanggang sa nagkaroon ng ano, permanent residency, kasi nga, syempre, sa demand ng trabaho, ng mga tao sa trabaho. Kaya ting positive lang tayo, no? Binawork out din po ni High Life Company po yung mga ganon na aspect po ng nandito. Oo, kasi... Ang importante po is mag-alis po talaga, sir. Mm-hmm. Kasi pag nandiyan ka na, madali naman na yun, eh. Okay, sir, so, question number dyan tayo. So... Pwede mo bang kami bigyan ng idea, no? Para magkaroon ng idea yung mga aspiring butchers natin, lalong-lalo na yung mga wala pang experience at yung may mga experience, no? Or yung mga nasa ibang bansa man na balak mag-transfer ng US or Canada. Most common requirements, sir, na dapat nilang submit sa agency. Aside sa resume or application nila, ano pa ba yung iba? Opo. Yun nga. Unang-una, tingnan nila yung link ni Magsaysay Agency. Mm-hmm. So, yung pinaka-first yung application po, yung resume. Mm, and then, naka-specify yung mga requirements nila, yung mga standard resume? Yes, sir. Okay. Opo, yun siya. Okay. I-submit nyo lang po sa email ni Sir Jason. Okay lang po ba mag-mention ng name, sir? Okay lang.
Basta hindi sila magagalit. Si Sir Jason Garrido po, at saka si Sir Martin Tan, yung sa Magsaysay Agency po na assigned po dito sa US. Oh, yun. So, yung mag-email ng resume ninyo. Directly sa kanilang, sa kanila yan, sa Magsaysay, no? O, sa Magsaysay Global po, sir. O, nagpo-post naman din po sila sa ibang mga vlogs, I mean, sa mga group na sa Facebook group, di ba? Sa Philippines Butchers and Slaughter. O, nakikita ko nga yung mga ano nila din i-post nila. So, yun. Post nila. So, i-prepare lang po ninyo kung halimbawa, number one, yun nga, yung mga basic na requirements, tapos yung COE. Mm-hmm. Isa na yung COE. Kung meron kayong trainings, seminars, i-prepare din po yun kasi yun yung requirements namin. Oo. Yung Canada kasi yun dati. Uh-huh. So, kung sa US, prepare lang po ninyo. Yung pinaka requirements din po is yung NBI. Okay. Ano, yung mga personal natin na kailangan, mga birth certificate, gano'n. Mm-hmm. Sino mar, kung meron, nire-require din yan. Tsaka yung PhilHealth. Yeah. Okay. PhilHealth, isa rin yan sa mga requirements. Okay. So, nagbibigay naman po si agency ng... Kung ano yung mga list of requirements, no? Pilapan po ninyo. Yung e-registration din po sa POEE. Oo. Kailangan rin po yan. So, how about, sir, sa pagdating sa nature ng... Yes, sir. Binibigay po ni sila. Oh, how about pagdating sa nature ng trabaho, sir? Like, butcher sa supermarket, butcher sa cruise ship, butcher sa private restaurant, resort. So, pwede ba sila mag-apply as butchers dyan sa US ng ganyan? Or strictly lang talaga for double A? Yes po. As long as po na related po sa meat industry, Pwede po mag-apply. Saka may continuous na 3 years experience po, pwede po. Basta as long as ma-meet nila yung requirements ni agency, no? At ni employer. Yes, either way, kung saan man experience meron sila, basta na-meet nila yung requirements, pwedeng-pwede sila, di ba? Yes, sir. Pwede po mag-apply kasi isasalang pa man din yan. Mm-hmm. So, think positive lang po talaga yung sabi ni Sir Hernandez. Oh, think positive lang always kasi sabi nga nila, kung ano iniisip mo, yun yung mangyayari. Tulad ko dati, nung nalaman kong yung ano, High Life Window Minnesota na yun dati, is ano kasi yun eh, Prime Pork LCC. Kumbaga, binili lang ni High Life yung share dyan. Hanggang sa dumating yung time na nangailangan sila ng tao, kumuha na sila ng Pilipino sa Pilipinas para ilagay dyan. So, di ba, hindi natin expected na ano. Dumako tayo, sir, sa pang-apat na question, no? Importante rin to. Mostly kasi sa mga tinatanong ng viewers, magkano ang ginagastos natin sa pag-apply sa Canada or sa US? Diyan, sir, sa US, magkano ba sa tingin mo? Actually, sir, kung sa agency kasi, no fees talaga sila. No placement fee. Yeah, no placement fee po si agency. Oo. So, yung send lang po ninyo, kasi wala namang IELTS yung medyo malaki sa medical. At sa ibang requirements, pero mura naman lang yung magkuha ka ng marriage contract or sinumar. Mm-hmm. Mas maliit na kumpara mo sa requirements for Canada. Kasi sa Canada, required talaga yung IELTS eh. Doon pa lang, mas malaki na yung gagastusin. Eh. Tsaka so, yung PNP, so di pa mag-PNP tayo, sir. Oh, yun. So, mga roughly, sir, may idea ka kung magkano aabutin? Siguro yung medyo nagastusan ako sa mga travel. Mm-hmm. So, since naka-base ka sa Risaco, Tabato, so, umabot na mga magkano na gastos mo? May siguro, sir, 80 mil ba? Sa mga 50k na po lahat, sir, kasi nakagastos din po ako sa IELTS noon at saka dalawang medical. So, naka-depende pa rin yan sa kung saan naka-base yung aplikante, no? Kung sa Manila area sila, mas maliit yung magagastos nila pala pag gano'n, no? Mas maliit lang, sir, pamasahe lang at saka kain siguro. Oh, kasi mas malapit sila sa agency. So, ayun. So, yun, sir, number 5 question naman. So, ito, malaking bagay para sa mga viewers natin dyan, no, na gusto mag-apply ng butchers papuntang US. Hindi na po ninyo kailangan mag-IELTS. Basta may requirements po kayo iba, tulad nitong 3 years experience at yung iba pa mga nire-required na requirements ni agency. So, number 6 question, sir, anong
inspiring message mo para sa mga viewers natin na tulad sa iyo dati na nasa Pilipinas na nangangarap din makapunta ng Canada at ngayon ay gusto rin makarating ng US dahil wala ng IELTS ngayon, so mas madali na para sa kanila. Ano masasabi mo sa kanila? Okay, sa lahat po ng mga aspiring po na butcher, kung dyan sa, lalo na dyan sa Pilipinas, or sa panikman kayo ng mundo, na gustong po mag-apply as a butcher po dito sa Windham, Minnesota, USA, na brand ng High Life. Yun. So, masasabi ko lang po na kung ano yung pinapangarap ninyo, just keep on going. So, kung may mga negativity man, may struggles, wag gawing hadlang. Yes, yung sinasabi pa natin ni sir na think positive. Lalo na ngayon dahil nakikita nila na mayroon ng mga butchers dyan for USA at walang IELTS. So, maging inspired sila, di ba, na makarating din dyan. Yes. So, yun. Opo. So, nung pagdating nyo dyan, magkano rate nyo pala? Yung rate po namin dito is $19 per hour. Oh, laki ah. So, kung night shift sir, may plus one. So, kami, sa 32 kami, 20 kami na night shift at saka apat yung day shift. So, mayroon din napunta sa inyo sa kill floor at saka cut floor? Yung first batch sir, lahat sila sa kwan. Kill floor? Floor. Ah, cut floor sila? Pero yung iba din transfer din sa machine operator at saka sa barn. So, kaming walo na second batch nung nakalipat kami ng November 16. Lahat kami sa kill floor pero hinati kami ng day shift at saka night shift. So, apat kami night shift. So, 19 to yun. Mga ilang baboy naman ang kinakatay nyo dyan every ship? Like sa AM ship, mga ilang baboy naman ang kinakatay nyo? Sa AM ship, sir, approximately 3,000 kami per ship. Oh, ang konti ah. Samantalang dito sa amin, 5,000. 3,000 lang po ah. Ang galing ah. So, yes, ayun. So, maraming salamat, sir, sa impormasyon na yun ah. So, pang-pitong question, sir. Ano-ano ba mga butchers benefit dyan kumpara mo dito sa Canada? Yung meron dyan na wala sa Canada. Meron din ba kayong healthcare, pre-healthcare dyan? Yes, sir. Yung healthcare sure namin is parang dalawa ata. Yung Medicare at saka health insurance. So, libre rin kayo magpagamot? Magpa-check up, yes, ganun? Opo, opo. Pero yung talaga sir is parang zero talaga sir, no? Diba? Dito kasi sa amin, parang 80% ata yung ito covered na insurance. Hindi lang talaga sir, kasi bago pa kami. Yung sa orientation namin noon. So, parang 80% siya. No? At may isa-shoulder pa kayong mga 20%. Yes sir, yun po yung pag-alam ko sa ngayon. Pero hindi pa naman po nakapag-try yung ibang mga kasama ko. Opo. So, yun. So, pagdating sa permanent residency, think positive lang tayo doon. At alam kong maging positive yung outcome niya, no? So anyway, congratulations sa inyo, ha? Sa inyong lahat dyan na nandyan. At natutuwa ako kasi marami ako nakikita mga kabarong butcher natin na naging successful ng buhay, no? At isa na kayo doon. So sana marami pa tayong ma-inspired. Ang masasabi ko sa inyo dyan, good luck at mag-ingat kayo palagi. Hopefully, one time magkita-kita tayo dyan. Saka, ikamusta mo kay, ano dyan ah, kay Boss Darwin. Kilala ba si Boss Darwin dyan? Yes, sir. Darwin Dikito. Si Sir Mark kasi dito, sir. Oh, Mark Medina. Oh, dito yan, galing yung mga yan. Eh. Saka kay Miss Vanessa pala, asawa ni Boss Darwin. Okay, sir. Okay. Sir, thank you po, sir, ha, sa pag-invite, sir. Napakalaking tulong niyo po. Inspiration po talaga kayo sa salamat. Mga church po. So, napakarami niyo pong natulungan, sir, alam ko. Kasi kilala kayo dito, tanong ko yung mga kasama ko, kilala kayo. So sabi ko, yes ako ni sir ngayon. So sabi nila, sige, tingnan lang namin after. So maraming salamat din bro sa pagbigay mo ng time sa amin, ha. Lalo-lalo sa akin. At malaking tulong to para sa mga viewers natin, no. Na nangangarap din makapunta ng US, Canada, at iba pang mga bansa. Lalo-lalo ni mga walang experience dyan. So sa mga viewers namin dyan, no, na first time pa lang sa video kong to, ay i-subscribe na po ninyo at i-share ng video to para po makatulong din tayo sa ibang tao
na gustong pumunta ng Canada, lalong-lalo na po sa mga tao walang experience, ay manood lamang po kayo ng Hernan Camama TV, at kami po hindi magsasawa maghatid sa inyo ng mga useful information at credible info para kayo po ay makarating ng Canada. Hanggang sa muli, sir. Mabuhay kayo mga butchers dyan sa Window Minnesota High Life, no? At maraming salamat. Hanggang sa muli. Okay, God bless din sa inyo, boss. O, sige, salamat, salamat. Okay, bye. Sorry, it's DJ.